Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas! Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat issue ay ipapakita natin ang saloobin ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Hanip yan talaga mga budi ng mga taong Pilipino na yan, mga animal ng mga tao. Sa akin nga, dapat kinakatay yung mga yan eh. Dapat yan, hulihin lahat. Tapos nun, pagka nag-turn yung tide, hulihin lahat yan. Lahat ng corrupt na yan, hulihin. At pananagutin. Hindi pwedeng awa-awa eh. Sobra-sobra na ang budol admin na to. Akala mo, pag-aari nila ang Pinas, sama-sama tayong lalaban sa katotohanan. Demonyong administrasyon natin ngayon, sa totoo lang, masahal pa sila kaysa pagkakaisa lang taong bayan ang kailangan sa pamamagitan ng people power laban dito sa kasamaang kapangyarihan. Mapupuno yung salop kahit yung patak ng tubig, no, na tumutulo, patak lang ng patak doon sa tabo, mapupuno yung tabo. Kasi sa akin, para sa akin lang, eh, is way beyond that already. Nabigyan ng pagkakataon, no eh. Ang sa akin eh, you try to survive the next few months. Yun na lang eh. You're surviving the next few months na magalit talaga taong bayan sa iyo. Kasi sa akin yung loto wala eh. Para sa akin yung loto, walang kaanuhan yun. Walang patawad ako doon sa loto. Galit na galit ako doon sa loto. Why? And lintik na yan na 20 pesos. Imbis na ibili ng bigas, itataya sa loto. Hoping na mananalo siya. Hanip yan talaga mga budi ng mga taong Pilipino na yan, mga animal ng mga tao. Sa akin nga, dapat kinakatay yung mga yan eh. Dapat yan, hulihin lahat. Tapos nun, pagka nag-turn yung tide, hulihin lahat yan. Lahat ng corrupt na yan, hulihin. At pananagutin. Hindi pwedeng awa-awa eh. Pananagutin. Kaya nga, isipin mo, ang hirap ng mga tao, tapos nun, magpapadala yung hilahod na OFW, tapos nun, makikita niya, yung pera niyang pinadala, itataya lang. Eh, alam mo nang, dinoktor yung panalo eh. Kasi limang game, 1.7 billion yung ano, yung pot money, lahat-lahat, 100, sa 642, 649, 645, 642, and then 500 sa 649, 655, tsaka 658. Tama ba? Tigpa 500 yun. Kaya amounting total na 1.7 billion. Tatamaan yun in less than a month. Napaka-imposible nun. Ang problema, si Tulpo, nung nag-imbestiga, nihintay ko magpatawag siya ng isang statistician. Yung para may basis yung mathematics para sabihin ng isang probability expert ay hindi mangyari talaga yan. Yung lima na game tatamaan in less than one month. What's the probability? Ano yung odds? Ang pinag-usapan mo eh 1/58 million, lahat-lahat ng kombinasyon na yon, ng lahat-lahat na yon. Tapos tatamaan ka ng mga imposible. Imposible talaga yon. Kaya nga bakit tumigil? Bakit? Ano nangyari? Walang na-resolve. So, makikita mo, talagang binoboda bilang tayo ng the greatest show on earth. Ngayon, bangayan ng senator at saka ng mga congressman. Kuno. Pero in the end, magkakampi lahat sila eh. Lahat sila nabili nila yung kaluluwa nila. Yun yung ano doon. Kaya nga, dadating. Sa akin, cool na cool ako kasi alam ko, dadating yung araw na yung taong bayan, sobrang galit. Wala na talaga, sobrang galit yan. Hindi mo mapipigil yung tipong papatay pa eh, yung mga taong bayan. Sobrang galit. Baka sunugin pa nila yung ano eh, yung mga infra eh. Ayokong pangunahan sila pero siyempre makikita mo naman sa history ng ibang bansa yan eh. Na sa French Revolution yan, nagpugot ng ulo eh. Di ba? Yes, Chinese Revolution, Cultural Revolution ang ginawa. Kaya nga, eh sa American Revolution, yung kanilang civil war, grabe. Ayaw natin daanan lahat yun. Ayaw natin. Pero itong mga politika natin, sobra eh. Sobra yung ginagawa nila. Now, balik ako to sa military na sinasabi ko, mga nakakausap ko, no? Mga nagsisignify sila ng support, etc. At lagi kong binibilin, huwag tayong magkapatayan, huwag tayong mag-ano, huwag tayong basta-basta. Pag-isipan natin kasi mga tarantado itong mga ito eh. Hindi sir, revolution na lang. Revolutionary government na lang. Hindi, wag. Kasi pagka nakatikim din tayo, baka mamaya,
makatikim kayo ng pera rin, baka makorap din kayo. You know, balik tayo sa question, parang yung may pag-asa pa ba? Laging sagot eh, mayroong pag-asa. Pero seemingly, parang walang pag-asa because kulang ang aksyon na kailangan, inakailangan diyan ang solusyon ng Pilipinas, total reboot. Yun ang pananaw ko, no? Total reboot na. Because yung corruption, sobra-sobra ng ano eh, talamak na masyado, nakabaon na, nasa loob na ng balat ng tao eh. Ano yung para sa akin diyan? Yung ganun lagi eh. Kaya kita mo, ang daling kurapin ng mga agencies, ang daling kurapin, ang daling kanya-kanya talaga. Kurapin mo ang mga Pilipino. Wala na talaga tayo. Iikot na naman tayo ng isa pang generation. That's why, pagka nag-reboot ka, talagang tanggalin mo lahat ng virus. Tanggalin mo lahat. Baguhin mo lahat ng yung operating system, baguhin mo lahat. Na paano mo gagawin yon? Yun ang nakakatakot doon. Paano mo gagawin? And papasok na yung military doon. I don't know. But I'm sure na yung armed forces will avoid that because mga professional yung ating mga sundalo. So, where does that leave us? Taong bayan. The armed forces should be yung taong bayan united. Kung ano ang gustong tahakin ng taong bayan. Patuloy lang nating ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit, sumusuporta, nananawagan at mga dismayadong mga netizens. Kumanda na ng maskara, laban, speak up na lahat. Hindi nilang pinapatahimik ang mga bumabatikos at kumukontra sa kabulastugan nila. Patalsikin na dapat si PBBM sa lalong madaling panahon. Mag-ipon-ipon na dapat kasama kayong mga OFWs all over the world. Isigaw, gumalaw, sulong, tulong-tulong, wakasan ang mga pang-ape, walang malasakit, sindikato, magdanakaw sa kaban ng bayan. Bansang Pilipinas, sulong, speak up more. Gumalaw-galaw pa more, sulong. Tapusin na ang pamubunol ng mga Marcos. Silent Marshallo na ba ito? At binubusulan ang mga against sa policy at wrongdoings ng administrasyon ni Kuting. Marami nang ginagawa ng Malacanang. Silent Marshallo. Hindi kayang sagutin ang pulboron issue kaya takedown ng FB pages na lang ginagawa nila. Pati yung mga kagalang-galang natin dyan. Deadma lang din sa sobrang ng 2023 allocated travel funds. Tahimik lang sila. Baka naman mauwi sa limo. Pero lang manggagalaiti ang mga people of the Philippines sa mga ginagawa ng BBM admin. Patalikod talaga kung mira sa mga kritiko nila. Labi na talaga ang ginagawa nila sa taong bayan. Binubusulan nila ang bibig para hindi makapagsalita. Ibang klase ang administrasyon ngayon, malalapa sa Marcelo ang datingan. Ayaw nilang binabati ko sila ay mga public officials kayo. Na kapag may nakikita ang kamalian sa inyo, dapat talaga kayong punahin ng taong bayan. Dahil pera ng taong bayan ang pinapasahod sa inyo. At kaya kayo nasa posisyon ngayon dahil taong bayan din naglukluk sa inyo. Kung saan kayo sa ngayon. Sa panahon ni Digong, kahit ano pa sabihin mo sa kanya at sa administration niya, hinahayaan niya. Kaya nga lahat, at lahat na lang pwede sabihin. Sobrang freedom of speech ngayon mas malalapas sa panahon ni Pinoy at Gloria. Sana maraming makarealize niyan ngayon. Ito na kundi tayong kalong martial law. Maghahari-harian na sila muli at baka gugustuhin nila ipasara nila lahat ng table radio broadcast at pati na lahat ng communication. Kahit ano pa ang gawin nung patumbahin ang mga tao kung sila ay may dignidad sa lahat ng pinaglalaban. Hindi mo pa rin sila kayang patumbahin lalo na't hindi kaya ng bilyon mo ang kanyang pagkatao. Mukal na po talaga at naghihimagsik ang galit sa puso ko sa mga nangyari, Sir Jay. Bakit ganitong klase ang nailuklok natin para mamuno sa ating walang pag-asa sa impeachment? Yang gagong bubong Marcos yan. Hawak niya lahat ng sangay ng gobyerno. People power ulit ang kailangan. Maraming nananalangin. Yun ay mamalasin sila dahil maraming pinahirapan ng mga Pilipino. Sila nagkamkam ng salapin ng bayan. Darating ang right time na mag-second people power kasi ang mga taong bayan hindi maturuan. Kasi alam nila kung ano ang mali. Hindi lang puro pangako. Wala sa gawa. Yung tambalutos na yan. Sige, umpisahan ng bakbakan. Sobra na. Para makikita nila ang bagsik ng mga Solo Duterte, walang ginawang hakbang si PBBM, kahit ang baluslos, kadugo kasi. The design is coming month, January and February 2024. Maulit kaya yung nagkakaisa, mamamayang Pilipino. Paano po natin lalabanan ang droga ngayon? In nasa palasyo, yung nagdodroga din. Palitan yung nasa palasyo at ipalit yung agila. Tiyak malinis muli ang nasimula para ng si ama. Si PBBM, tapos mga kamag-anak, tuloy nagmamando sa gobyerno, sa speaker at DOJ, kay Dilima, nakalabas. Tapos makabayan black na bulok marita sa Congress. Drug Lord, welcome again. Madugan at inutil pala ang puta. Ilang taon na siya sa pwesto. Puro ang plano, ang nais, ang gusto. Yun pa rin ang narinig mo na balita tungkol sa inutil. Marcelo na sa Facebook. Victims, Maharlika, Sasrugando Saso at Banat Bay. Ahas, huwag kang magkamali. Anong masasabi?
masasabi mo sa isyung ito? Just comment below at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyung tinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.